Minsan gusto ko nang kalimutan ka. Hayaan ka para hindi na mahirapan pa. Minsan gusto ko nang talikuran ka. Itulak ka para hindi na maranasan pa ang mga hamon sa ating dalawa. Na akala ko noon ay madali lang. Mali pala. Ganun pa man, huwag kang mag-aalala. Pangakong pag ako ay umalis, kasama ka. Iyong ipangako sa araw na babawiin na ni Ama ang aking buhay ay maririnig nila ang mga aral na tanging sa'yo ko lamang pinulong. Tanong ko lang, bakit ba kung sino pa yung hindi rumispeto sa'yo ay siya pa ang binigyan mo ngayon ng karapatan? Ikaw daw ay para sa pera, ikaw daw ay para sa droga, para sa kasigatan, para sa babae, para sa forma at sa iba pang mga bagay na walang kakwenta-kwenta. Ano nga ba ang dahilan? Ba't mo sila hinayaan na ganyanin ka? Paano na yung mga walang alam? Paano yung batang tagapakinig? Paano na yung pagbabagong nilaban ng mga makatanon na tinawid? Tayo patungo sa kaalaman at nagbigay sa atin ng karapatan upang tayuan ang obligasyon kung di naman din papahalagahan. Ako'y nangungulila sa dating tayo, nangungulila sa paraan mo na ginamit upang nung 7 taong kulang ako'y maingganyo. Nasaan ka na? Bakit ba nagbago ka? Sana sumagot ka sa mga tanong ko pag nabasa mo na itong pahina. What I want people to know is that don't support the phonies, support the real. You know what I mean? How can these people be talking about how they're so real and they don't care about our communities? How can they be talking about what they all this, you know, the hood, blah, 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 blah. They don't care about our communities. You know what I mean? Listen to the words that people say in their lyrics and tell me if that's a real if that's real to you. You know what I mean? Listen to what they're saying. Don't just bob your head to the beat. Peep the game. And listen to what I'm saying. Hold us accountable. Gusto ko mang ipakita sa kanila ang tunay mong ganda. Ay paliwala rin kung ayaw rin naman nilang imulat ang mata. Madalas lumabas kami pa ang masama. Masama ba talaga mag-alala? Lalo na sa kalagayan mo ngayon na di nila dama. Dahil sa kasikatan sila masaya. Di ko alam kung bakit sila ang itinalaga mo na tagapagatid. At kung bakit sila pa ang dapat tularan. Ganyan ka na ba talaga kamanhid? Lahat dito puro gago, lahat puro nandudroga. Yan na ba ang bunga sa hirap ni Francis Magalona? Kung ganun, pwede ba akong umalis? Pwede ba akong lumayo at magpasalamat na lang sa lahat at iwanan na lang ang bigay mong bangko sa likod ng katatawanan? Alam ko na bahana ng luwa kung nagkatawang tao ka lang, siguro puno ka ng dusa. Nakakalungkot isipin ang iyong kalagayan habang sila ay masayang pinakikinabangan ng pangalan mo't niyuyurakan. Kapatid, pasalamat ka sa musika, binuhay ka kahit na isa ka sa di makatulong sa kanya. Kung ito man ay iyong mamasamain, patunay lang na sumasalamin ka lang din sa makatang walang iba ang isip kundi ang sarili ay paangatin. Mahal kong tagapakinig, sa panahong to ikaw ay maging mapagmasid. Hindi lahat ng itinuring mong guro ay karapat dapat dito sa silid. At para naman sa mahal kong musika, kailangan mong maging matibay. Salamat dahil kundi dahil sa'yo, wala kong rason para mabuhay. Kung may nagmamahal man at nag-aalala sa'yo, isa ako sa patunay. At habang buhay ko, nadadalhin yan hanggang sa kabilang buhay. Kahit minsan gusto ko nang kalimutan ka, hayaan ka para hindi na mahirapan pa. Minsan gusto ko nang talikuran ka. Itulak ka para hindi na maranasan pa ang mga hamon sa ating dalawa. Nakakala ko noon ay madali lang. Mali pala. Ganun pa man, huwag kang mag-aalala. Pangakong pag ako ay umalis, kasama ka.